Hello everyone, welcome back to the channel. Makikipagkwentuhan tayo ulit with another comics creator, isa sa mga pinaka-prolific nung nagsimula siya na creator. creator ng Gwapoman, gumawa siya ng pangil, yung horror story niya. Tapos meron din siya nung sci-fi niya na Minkowski Space Opera. Naging part ng ilang anthologies din, si Sir Aaron Felizmenio. Yay! Yes, para sa mga bago sa comics, baka mas gusto mong ipakilala ang iyong sarili. Sa mga hindi na ikilala sa akin, let's keep it that way. Hindi ako si Aaron Felizmenio. Tapos mas kilala ako na gumawa nung Gwapoman 2000, mostly because akala nila comedy yung libro, tapos hindi naman pala. Hindi ba autobiographical yun? Hindi. Gumawa nga ako ng character na mas ginawa kong similar sa akin para sabihin ko, hindi ako nga to eh. Ako to, hindi ako si Gwapoman. ang natutuwa ako dun sa Gwapoman kasi naalala ko meron ka isang character dun. Si Alas. Oo, si Alas. Tapos yeah. Naalala ko yung si Alas. Magkalungkat ako nung isang araw dun sa mga Comic-Con contest. Oo. Tapos nakita ko yung... Ano sa entry mo siya as yung parang gagawa ka ng localized version ng isang Western superhero or Western character. Oh, parang si Alas ay si Gambit. Gambit, oh. Parang nag-make sense siya sa akin din nung timeline eh. Sabi ko, parang nag-click agad nung basa ko yung contest mechanics ng Comic-Con. Sabi ko, sige, ito na si, ano, si Gambit. Gagawin ko siyang ano, Pinoy. Isang bibilyar, babara. So, okay. Parang tambay sa kanto. Tapos ginawa ko siyang si Alas. Yun. Quick ano, side story doon. Yung contest na yun, inspired by, nagpa-contest si KCFM. Matagal na panahon na to yun. Nung panahon pa ng unang Fox na X-Men. Matagal na man. Huwag naaalala nyo yun. Early 2000 ba yun o late 90s? Nagpa-contest si KCFM ng create your own Filipino X-Men character. Tapos, sumali ako doon. Di ako nanalo doon. Ano sinabi mo doon? Kasi, nung panahon na yun, kasi simula lang, so mga late 90s nga yun, kasi start lang ng Pokemon. Ah, okay, okay. So, gumawa ako ng mutant na nangungolekta ng mga monsters. Kasi ang pangalan niya, si Alikabok. Si bakit Alikabok? Si Ash. Ah, si Ash! Ang slow ko doon. Pero wala pa ba nakikita nag-crossover nga ng ano, Pokemon. Ayun. So yun yung ginawa ko. Nag-finalist naman ako. Pero ang maganda doon ng mga contest na panahon na yun, pag nag-finalist ka, may cash prize ka pa rin. Oh, in fairness. Oo. Ngayon wala na yun, di ba? Pag finalist ka, ano ka na lang. Bragging rights. Honorable mention. Basta Facebook post ka. Ayan, sige. So, enough about me. Balik tayo kay Aero. Lagi ako nagsisingit ng mga gandong kwento kasi wala namang gusto mag-interview sa akin. So... In-interview ka yung ano, IKM nung nakaraan. Inahalo ko na lang yung kwento ko doon sa mga kwento nung iba. Yung mahaba na din kasi yung history mo. Parang kulang so, yung 1 hour. Si Ginong Aaron ay katulad ng karamihan nating mga comics creator na nakakausap ay produkto ng Universidad ng Pilipinas. Mga iba-ibang batch. Iba-ibang batch. Pero iba-ibang kung batch. Susumahin natin ang daming binigay na comics creator sa atin ni UP Diliman. Malaking factor yata din kasi yung unang Comic-Con sa ano rin, di ba? Yung first bahay yata, sa bahay ng alumni. Ayun, bukod pa na original bahay ng Comic-Con is UP bahay ng alumni. Pero even before, kasi kung ayun nga, mag-retrace tayo ng steps natin. Madami talagang comics creator na mula sa school. No? Sa school ko din, pero okay na yun. Marami. Parang breeding ground patago. Marami sa mga influential nga galing sa inyo. Pero anyway, ang kwento natin susubaybayan ngayon ay ang kwento ni... yung ano, maganda siguro kung may reenactment
Sunod yung gagawin. Bakit na rin yung comment? Parang MMK. May video na yung mga pavilions ng mga school naglalakad kunyari. Pag nag-ano na ako, pag kumikita na ako ng billions sa wala, pag wala ng COVID. Parang magiging totoo yun, no? Salamat sa mga nanonood nito, ha? Kayong, kayo-kayo rin lang naman yun, yun. Ayan, sige, sige. Seryoso na, Sir Aaron, paano nag-start yung love affair mo with the comics medium? Ano to eh, kasi nung bata pa ako, mahilig na rin ako sa comics, pero hindi naman ako nakapagbasa lagi ng comics. Dun, nung nakakuha lang ako nun, nung binigyan ako ng nanay ko ng Spider-Man tsaka Spawn, nang one issue lang, wala. Hindi ko nga alam yung buong story nun, si Ben Reilly na yung ano nun, Spider-Man, so takantaka ako kasi sa cartoon si Peter Parker. Si Peter Parker. So panahon to ng maximum clonage, yung clone saga. Most likely, kasi hindi ko talaga nasundan eh, isang issue lang yun eh. Tapos, nag-stop na yun dun, pero nagda-drawing na rin naman ako, mahilig ako mag-drawing kasi mostly yun lang yung favorite kong gawin. Tapos, nung high school, parang isa na ako sa represent. Pero ganun eh, di ba? Pag sa batch niya sa high school, ikaw yung representative sa pag nagda-drawing. ako na yun nandun. Marami naman kami, pero parang... Usually yung ano yun, di ba? Yung mahilig mag-drawing, siya yung nakatoka na mag-represent nung klase sa mga contest. Mm-hmm. At gumawa ng bulletin board. Sige na wala. Ano na yun, parang marami naman kami, pero ako yung ginawa kong personality talaga yun. Yung lalakad ako, may dala akong malaking sketchpad. Kasi ikaw yung art guy. Ako yung art guy. Ginawa ko ng personality talaga. Kasi part pa nun, since wala kasi talagang ginagawa pag summer, so parang tatlong summer, pinasok ako ng nanay ko sa ano, yung workshop sa UP. Tatlong summer pa ulit-ulit lang akong gano'n. Ay ka lang, yung workshop na yun, pareho lang. Most of the time, parehas lang. So, yung mga pinapagawa, pareho lang. Hindi siya yung nag-a-advance na workshop. Hindi eh. Parang... so, paulit lang. Ulit-ulit talaga yung ginawa ko nun eh. Parang same class lang yung tinake ko. Hindi man lang ako nag-photography or anything. Parang laging basic drawing. Basic drawing. Mm-hmm. Tapos, yun. Tapos, nung napasok ako sa FA, hindi ko rin talaga ako mahilig mag-comics noon kasi hindi ko rin talaga alam kung anong gusto kong gawin. Ah, okay. So, hindi ka talaga nagpa-follow ng comics, hindi ka talaga mahilig ka lang talaga mag-drawing. Mahilig din talaga mag-drawing. Kasi aware ka naman sa comics, pero okay, wala kang interest. As di rin ako ganun kahilig sa manga, pero nanonood ako ng mga anime, pero di rin naman nag-drawing ng anime. Kasi... Kasi yung as pagiging art guy, nir-drawing ko lang yung mga realistic. Drawing ng puno, bato-bato, prutas. Yeah, drawing from life. Ganun daw dati, pretentious na pretentious yung ano ko nun eh. Pero nung parang nakilala ko na yung mga bagong friends nung college, mahilig sila mag-comics. Tapos na-introduce ako dun nung isa kong friend na siya na rin nagturo sa akin mag-comics na tungkol kay Lainey Liu. Kasi nakita ko yung may isa kaming may comics, yung Psycom ba yun? Yung tatlong comics yung laman na Western para may Justice League. Nakita ko nandun, tapos ang nag-edit pala nun si Gilbert Monsanto. Tapos sabi niya, kilala ko rin yan, si ano, ganda rin yan, para magkakabatch daw sila ni Lainey, tapos si Jerry, tapos yun na nag-branch out na, tapos na medyo na mind-blown ako na may Pinoy na nagko-comic sa Marvel. May mga Pinoy dito. So, simula nun, parang nag-research na ako. Tapos, natuto na rin na magpirata ng comic sa internet. Download. Nag-branch out talaga. Nag-branch out na nagka-interest na ako mag-comics. Na, in a way, na create ko na rin si Gwapoman. Kasi parang, gusto ko rin ng sarili kong character. So, ayun, drawing ng kung ano-ano. So, this was during college. During college, na nalaman mo na merong mga Pilipino na nagdo-drawing para sa foreign na comics. Tapos nandito rin sila lahat. Dito rin sila lahat. Home base lang. Oo, kasi parang, di ba, parang kakaiba yun. Parang, oo nga, di ba. Medyo nakakalungkot, pero yun yung katotohanan. As in, superstars yung mga yun. Anywhere, pag lumabas sila eh.
Diba? Punta sila ng Singapore, kilala sila ng mga tao. Punta sila ng US, kilala sila ng mga tao. Pero dito... Oh, normal citizens lang. Normal citizens lang sila. Oh. Well, kilala natin sila, pero sobrang insular kasi nung community. Parang konti lang nakakaalam na, uy, ano yan? Superstar yan. Godlike sila para sa atin eh. So yun, oo. So yun yung nag-push talaga sa'yo na mag-gawa ng comics. Na parang nag-open ng doors for me. Para na-open yung mind ko. Parang, uy, pwede ko itong i-pursue. Kasi nung college, yung nag-viscom ako nun, it's more of advertising. Parang wala naman sa puso ko. Parang hindi ko talaga gusto ang gawin. So, yung gawin to. So, talagang ang goal mo is maging advertising practitioner? Hindi. Hindi, art guy ka nga pala. Yung pinsan ko kasi noon, ano din sa fine arts din, tapos yung tinake niya is painting. Tapos, siya yung basically nagturo sa akin din mag-drawing. Parang nag-guide sa akin, hindi naman exactly turo. Maraming tinuro. Tapos, nung sa nag-fill up na kami ng form sa fine arts, hindi ko naiintindihan yung mga degree or viscom, painting. Na peer pressure lang ako ng katabi ko. Sabi ko, ano, pero mama, ito, viscom. Sige, viscom na rin ako. Tapos hindi ko alam kung ano yun. Tapos napasok naman. Awa ng ano, Diyos. So, ayun. So, after nun, nakilala mo na yung sinalinil, nakilala mo na yung ibang, ano pala, para sa mga nanonood, yung nabasa niyang comics ay yung reprints ni Sycom ng DC Superheroes. DC Superheroes, yeah. DC Superheroes. Tapos, after nun, nakapaglabas ka na ng comics. I think 2007 yata. Nagmuha kami ng anthology. Oo, parang, di ko malala yung title, but something comics, volume 1. Tapos, nirelease namin siya sa Toy-Con. Kasi, nirelease namin sa Toy-Con yun kasi before that, sumali ako sa Toy-Con contest na comic creation. Tapos, nagawa ko ng 4-pager na Gwapoman. Tapos, hindi ko naman nangyari, walang resulta eh. Pero lahat naman daw nang sumali, pwede mag-participate doon sa pagbenta sa booths ng Toy-Con. And looking back at it, pumasok lang ako sa Toy-Con, pinato ko yung tinda ko doon. Tumabila lang ako kay Sir Gilbert, hindi ko alam kung kailangan mag-register. Ganun din ginawa ko ng comic. Wala yung register. Kaya balik tayo sa una. Yung una niyong anthology na ginawa. Si Gwapoman na talaga yung ginawa mo doon. Si Gwapoman na siya noon. Gwapoman na. Pero iba yung grupo mo noon. Iba. Yung grupo namin nung college noon. Yung pangalan namin is Obvious Productions. Obvious Productions. Tapos, Toy-Con. Tapos, eventually nag-Comic-Con ka. Comic-Con, yeah. Kasi June yung Toy-Con. October, November yung... Same year lang. Same year din. 2007. Medyo matagal ka na palang nagko-comics. may edad na. Tapos college ka nun o graduate ka na? College. College. Second year yata na parang... Oo. Kasi alam mo magka-batch kayo ni JP eh. Oo, parang... Sorry tayo. Kung masama ako, i-share ko yun. Pag nahukay. Ayun. So, ano yung experience mo doon sa first convention mo sa Toy-Con? Kasama mo na nun si Gilbert. Doon ko siya nakilala. Doon mo siya na-meet. Oo, kasi... aware naman ako sa existence niya dahil nga dun sa Sycom. Tapos nakikita ko yung mukha niya dun, editor siya. Sumali nga rin ako dun. Nagkaano siya dun, diba? Gumagawa siya ng mga how-to. Sumali ako dun, nag-participate, nag-send ako ng mga kasi iniink ko din yun. Natuto din ako dun. Tapos, nung pagpasok ko dun, dala-dala lang akong plastic ng comics namin na printed lang sa UP. Ayun ba yung same na binenta niyo sa Comic-Con? Hindi na. O iba pa? Hindi na, so, iba na. Wala akong kopya nun. Wala. ano lang naman yun, parang yung Gwapoman ko doon sa comics na yun, yung sa anthology na yun, ending epilogue siya nung book 1. So, nandun rin lang naman yun.
nilagay mo din. Oo. Okay. Yung experience ko nun sa Toycon, medyo na-shock din ako kasi parang first convention ko yata yun na nagtinda ako. So, hindi mo rin alam na mayroong mga ibang gumagawa nung ganun. Hindi, hindi. Kasi ang familiar ka eh, si Linil, si Nalinil, gumagawa for US. Foreign kasi hindi mo alam na mayroong mga, ay, mayroong pala mga si Raul gumagawa ng... Oo. Hindi ko alam yung term na Ashcan pa nun eh. Uh-oh. Ashcan na pala yung ginawa namin. I think na ano lang ako, na-convince rin naman ng friends ko. Parang pasaya ako sa mga, hindi ko na maalala ng buhay kasi hindi ko naman yung piprint ng ganun kung hindi ko rin maalam. Pero I think ganun din lang yung nangyari. Tapos so, yung mga kasama mo doon sa anthology na yun, classmates mo? Classmates ko. Classmates mo sa FA. Parang most ng alam ko about comics, sa kanila ko rin lang napulot. So, gumagawa pa ba sila ng comics ngayon? Hindi na, pero nag-art jam kami from time to time. Ikaw na lang yung natira na gumagawa. Pero sila dati yung mas maalam at mas nagpo-porso ng comics. Which marami is true yung, naman. Introduce nila ako nila Hellboy. Maraming, ano, maraming kwentong ganyan na katulad yung meron ka makikilala sa college na talaga magpo-push siya yung gumawa ng comics. Mm-mm. Pero eventually, siya siya na rin may iiwan. Oo, tapos parang yung ikaw na hindi ka naman talaga mahilig dati, ikaw na yung masisira mo. Pero ano talaga, yung mga characters, fan naman na ako, kasi narin ako ng Justice League. So parang nag-merge na lang talaga yung mga kagustuhan ko into one. So, it's a so good nung thing. Toycon, naubos mo yung anthology na dinala mo. Hindi ko naubos yun. Kasi hindi ko rin naman siya na market, kumbaga, ng maayos. Parang dala ko ng 50 copies. Parang nakabenta ako ng 10. 50. Okay. Hindi ko pa alam kung ano yung dapat na bilang. Well, eh. Tama naman yung 50. Tapos, ayun, anong, yung mga tira, binenta ko na lang sa school. Parang dinala ko na lang. Binili naman. Wala ka nang natirang copy dyan? Wala na, tagal na nun. Hindi ko rin alam kung meron akong naitago eh. Hindi mo tinatabi yung mga gawa mo. Hindi. Actually, ngayon nagtatabi na ako, pero hindi na. Pero yung mauna, hindi. Hindi na ako. So, after nung Toycon, nag-decide kayo na mag-Comic-Con din? Mm-hmm. I think ako na lang yata yon. Parang dalawa kami. Yung friend ko sa si Toby. Ang bilis ng turnover ng membership. Hindi, nag-ano pa rin sila. Nag-drawing pa rin. Ina-assist naman nila ako. Nagtutulungan nila ako sa pag-drawing. Pero hindi na sila gumagawa ng... Hindi na sila. Oo. Mas gusto lang nila mag-drawing lang talaga. In peace. Ako gusto ko talaga maglabas ng kwento eh. So yung nilabas nyo, anthology rin ba yun o hindi? Hindi, magkahiwalay na yung story. Magkahiwalay na kayo. Yung so how was naman yung first Comic-Con mo? Sobrang confused ko. Ay, yung first Comic-Con ko na nag-attendee o yung nagbenta? Ay, so nag-attend ka ng Comic-Con before ka nagbenta? Oo, nag-attend muna ako. Ano yun na 2006? 2006 yata yun. Yun yung kay Alas na yata. Yung sinabi ko sa contest. Sumali ka dun sa contest. Oh. Pero hindi ka nag-boost. Hindi ka sumali hindi sa pa. Inichangge. Oh. Hindi pa. Tapos hindi ka rin member ng school org na hindi. Partner namin. Niyaya lang ako na ni ano eh. Niyaya lang kami ni Sir Hernando. So parang sabi namin. Sabi niya parang, oh ano, Aaron. Kasi nakita niya kami, hilig nag-draw ng mga comic style na parang, punta kayo sa ano, Comic-Con, dito sa ano, bahay na alumna yun, sa ano, Sabado. Parang, sige, punta tayo. So, nakita-kita naman kami, punta kami. Ano naman, as in, ang galing naman na i-invite kayo ng professor niya umatend ng mga ganong klase. Natuwa nga rin kami, kasi if hindi niya yun siguro sinabi, di rin naman kayo pupunta. Kasi di ako personally aware kasi di ko rin alam. Kasi wala talagang ano nun eh, parang walang marketing or walang knowledge blast about Comic-Con. Kasi parang secret lang talaga. Ngayon marami na may alam pero medyo secret pa rin. Medyo secret. Tinatry na ipalam sa lahat, wala namang may gustong umalam. Ah, may comics pa pala. Tagal na po. So yung unang punta mo, ano yung parang naaalala mo doon sa una mong pagpunta ng Comic-Con? Nag-ano ako noon, para akong nagpaka-vlogger noon. Nag-ano ako, dalawang camera noon. Ay, so, wait, na, so ano siya, na meron ka pang copy ng footage?
Wala na. Pictures lang eh. Kasi nasa, yung may vlogger ako nun, tapos binura ko for some reason. But, oh, ako din eh. Parang, hindi ko alam na ano eh. Ganun pala, kailangan ko palang i-maintain yung memories. Oo, di ba? Parang history yun. Pero nag-picture-picture ako nun, picture ako kay Ed Tadeo, kay Sir Gilbert, kay Sir Jerry. Kilala na yata ako ni Sir Jerry kasi sa Deviant, kinugulo ko na yun eh. I-message ko lagi sa ano. Sa picture ako lagi na yun. Tapos, lakad-lakad lang. So medyo na-shock ako eh kasi parang daming ano, daming stuff, daming mga... So yun yung first, parang yun yung first, after nung... So hindi, before pa to nung nag-Toycon kayo eh. So even before ng Toycon, aware ka na na merong mga gumagawa ng ganun. Na ano lang, shit, paano ko ba i-explain? Hindi kasi ako aware na indie comics yung tawag noon. Alam ko lang, iniisip ko na parang may published sila under a publisher, ganun. Kasi may mga ano sila noon eh. So, parang ganyan din yung sabi ni Tepay eh. Nung first na pumunta siya ng Comic Con, sabi niya, akala niya mga pro na daw lahat ng mga nandun. Sabi ko kasi nagpakita siya ng works niya eh, before pa mag-Comic Con. Parang may mga volumes na nagawa na siya eh. Tapos ba't tinanong ko siya bakit hindi siya sumali ng Comic Con. Tapos, nandun din siya. Kasi katulad mo, sa UP din siya. Tapos nga, school. Sinwalk, a walk away lang naman. Punta ka lang dun. Sabi niya, hindi siya aware. Tapos akala niya, it's for mga professionals lang. Oo, yun talaga yung feeling din nun eh. Actually, so, talaga, napaka-effective nung aming marketing at pagpapaalam na pwede sa sumali. Si Tepay actually yung parang first encounter ko na komikera. Tapos di pa rin ako aware. Kasi yun nga, magka-same school lang kami. Tapos nakatambay lang ako nun. Tapos parang may, nandun siya, si Tepay parang may girl na nagpapakita lagi nung gawa niyang comics, hand-drawn. Tapos naka-bind na. Oo, naka-bind. Sabi ko, sino ba to? Hindi pa mayroon mag-comics na. Papakita lagi ng drawing. Parang galing sa upper class pala siya. Tapos parang, okay. Galing ah. Tapos yun. Tapos nawala na sa memory ko until nakilala ko ulit si Tepay properly sa Comic-Con. Parang ganyan naman talaga. Kaya nga katulad na sabi ko yung mga kwento ng mga komikero natin. Parang intertwined. Kasi meron silang mga nakilala before in their life na yung pala, ay, nagko-comics pa rin. Oo. Lagi nga yung binibida si Tepay yung mga prof eh, kasi favorite yan si Tepay eh. Oo, so, oh, naman, kasi yung isa niya kwento, pinagawa sila ng 2-page na comics para plate. Tapos gumawa siya ng 16 pages na may cover. Pag di pa yung naging favorite ng prof, ewan ko. Pag yung thesis na may kinalaman sa comics, sabihin, ito, reference yung si Tepay Pascual. Parang, okay, kilala ko po. Ayun, thesis pa rin ba comics? Oo, pero hindi ako proud doon. ayaw mag-usapan yun, baka malamit. Hindi natin mag-usapan yun. Pag-usapan na lang natin yung mga indie mo. Yung mga. So, after nung 2007. Oh, 2008. Bayan Nights na yun. Oo nga. Bayan Nights na yun. Paano ka napasali dun sa Bayan Nights? Sumali ka lang? Sumali lang ako. Kinukulit ko si Sir Gilbert nun. Parang, Sir, sali ko si Gwapoman. Tapos sinali naman ako ni Sir Gilbert sa group. Pero wala pa rin ako dun sa, wala pa rin yung si Gwapoman sa, ano, sa character list. Kumbaga, parang, well, wala pa sa mga main story. Pero nandun siya sa list ng mga akala. Nasa roster siya. Naghihintay na lang ako kung paano niya ipapasok. Tapos, fine. Yun na yun. Matagal din. Kaya nung, which is fine. Kasi ginagawa ko rin naman, may sarili rin naman nung comics. Ginagawa mo during that time yung comics mo. And during that time, nag-iba na rin yung grupo mo. Nag-iba na. Parang nakilala ko na si Nawan pa unti-unti. Si Juan. As in, yung group nyo nga, ano ako nun eh. Kasi, si Kai tsaka si Juan, meron silang ibang groups din before. I mean, si Juan is yung Nest Comics. Tapos si Kai is, iba rin yung nakalagay na banner doon sa ano niya. Sipag pa si Kai noon. Tapos eventually, biglang may isang Comic-Con na kayo-kayo na yung magkakasama. Nag-dissolve yung mga kanya-kanyang groups, nag-merge na. Tapos nag-merge. Tapos usually, pag tinanong ko yan, tinanong ko yung Chain Mason, bakit nangyari yung ganun? Ang reason lang naman nila is para mo rentable.
Ganun din kami nung una. Para mura rin yung table. Magsama-sama. Pero, ano, namimili din kami ni Nawal nun eh. Parang ayaw din naman ng sobrang dami sa table. Mm-hmm. Kaya parang... So, ayaw nyo, meron kayo mga ayaw na creators na isali. Hindi naman sa ayaw. Sino yung mga yun? Hindi, kasi... Ano rin, gusto na namin konti din. So, pag nung dumami pa kami, nung nag-fast forward na eh, nung sa FL3 na halimbawa, nagdalawang tables na kami doon kasi madami na rin. Marami rin. Dumami din kayo eh. Sin, may time din talaga na madami kayo. May time nga na ano kayo eh, parang boy band ng ng comics world. Kasi mahilig mag-picture-picture nun eh. So, kami, sige, picture-picture. Ayun, tapos eventually si RH din naging member nyo. Nauna bang naging member si RH? Nauna siya naging member nung FL3. Parang kami muna ni Juan. Tapos parang shortly after lang, parang days lang. Parang, uy, RH, sali ka, gumawa kami bag. Kasi parang after namin nun umalis sa ano eh, Baya Nights. Mm. Pero yun nga, most of you, well, all of you, galing Baya Nights. Mm-hmm. Kayo, ikaw si RH. Si Kai. Si Kai. Okay. Ayun pala, para sa, kasi baka hindi nyo rin alam kasi medyo hindi na rin visible yung group. Baya Nights ulit was a multi-creator-owned initiative na iba-ibang superheroes na nasa isang universe. Mm-hmm. Na initiate, na sino ba nag-initiate nun? Si Sir Gilbert. Sir Gilbert. Si Sir Gilbert. Pero alam ko kasi before that, merong parang yung gumagawa ng cards sa DeviantArt. Di ba si ano yon si Sinner na yung gumawa nun? Gumagawa siya ng sarili niyang cards. Si? Ba? Sinner? Pedrina? Hindi, ni Sinner. Si Sinner was doing yung characters niya. Pero merong may isang creator na natuwa na ang daming superheroes na ginagawa ng mga tao. Tapos kinulik niya yung mga PNG. Tapos gawa siya ng parang cards. Tapos from, yun yung una ko nakita eh, bago ko nakita yung Bayan Knights. Tapos parang naisip ata na magandang gawing comics. Oo. Comic group. Oo. Oo nga. Alam ko malama ulit kung sino yun. Tagal na nun, no? May DeviantArt. Hindi DeviantArt. So anyway, so yun nga. After nyo umalis ng Bayan Nights, ginawa niyo FL3. Mm-mm. Bakit FL3? Marami nagtatanong kung bakit FL3. Wala talagang rason yun eh. Gumagawa na kami ng mga bullshit reasons na lang eh. Pero mostly ano lang siya eh. It sounds good lang. Parang madulas sa dila pa kayanggan. So parang madali mag-click. Tapos gusto namin yung... Noong time kasi na inanood kami nung ni Juan nung Suits na TV series. Yung mga Suits na TV series. Suits ah. Yung mga lawyer. So parang may mga... Maganda yung firm na pangalan under actual name. Under merong parang... May mayaman na nag-establish. Oo, ganun yung dating. Pero wala naman talaga. So, yun nga, iniisip ng mga tao na meron kayong rich benefactor. Pero wala talaga. Na nagpupondo lang mga project nyo. Dapat nga kinip namin yung kayfabe alive eh. Pero okay. So, during that time, ang dami nyo pang ano nun eh, projects even. Naalala ko, nabanggit na rin kasi na interview ko si Mel tsaka si Tepay. You never heard. Oh, never heard. Nakalimutan ko din yun. Mabilis ko makalimutan yun. Pero yun yung before FL3 actually. So before pa to ng, nga, magkakalala ko, before siya na FL3, You Never Heard naman ay isang webcomics. Oo, nag-attempt kami ng gumawa ng webcomic website. Weekly, para... weekly, di ba? Weekly yung labas. Mayroon kayo 5 titles. Tama? 5? Tama. 5 titles, tapos lumalabas each weekly. Mm-mm. Parang per day kami. Parang Lunes yata yung kay Kai, then Tuesday sa akin, Wednesday. So, sino naman yung nag-ano nun, nag-develop at nag-initiate, nag-gumawa ng webcomics? Kami ni Juan. Ang pinaka naging problem namin dun, parang... Personally, parang I bit too much with what I can chew. Tapos yung nagko-code ng website namin, na-busy na rin sa trabaho. Brother ko yung nagko-code nun eh. Na-busy na siya. Oo. So, di na rin na-update. Oh, this was before, ano, before yung mga platforms ngayon. Mm-hmm.
Pero hindi rin naman tagal ng 1 year. So parang hindi ko alam kung makakonsider something siya. Parang we tried. Pero ano yan ha? When it came out, parang may ingay siya kasi maganda yung maganda yung promotions nyo, maganda yung visuals nyo. Oo, kasi dapat, BizCon graduate kay. Kami nila Tepay, oo. We tried naman. Kasi nagdadala pa kami ng monitor nun sa event eh. As in, yun nga ata yung before FL3. Tapos, yung mga members din nun, eventually nag-migrate to FL3. FL3 na rin. Kasi nakita namin parang okay naman silang kasama. So, might as well. Ano yung title mo doon? Yun yung, doon nagsimula yung Minkowski Space Opera. Doon nagsimula, which eventually became a graphic novel. Mm-mm. So, yun, isa-isayin natin yung mga titles na lumabas mo. So, Gwapoman. Currently, ilan na yung nakalabas na material for Gwapoman? 1 1/4. Yung... kasi I remember no may ganon launch. Sabay-sabay tayo nagpa-print ulit ng mga libro natin. Ng book, oo. Kasi si Tepay was kind enough na dalhin tayo. Oo, sa Under Their Banner. Under Their Banner. Pero yun nga, most people, ang perception is sila yung nag-publish. Pero ang ano nun is, ano pa rin kami nun, na parang loose conglomerate pa rin ng mga creators. Mm-mm. Tapos si Meganon was just kind enough to carry us then with them sa bookstores and sa events. Inampun. Pero self-published pa rin lahat ng books natin. Same ano pa rin, pera pa rin natin. So ang nilabas mo during that time was yung graphic novel. Graphic novel ng Gwapo. Yung may spine. May spine. Na iba yung size sa amin. Ano ba yung size niya sa inyo? Yes, hindi. 6x9 kami lahat eh. Ikaw lang yung hindi 6x9. Talaga ba? I think kasi yun lang yung file ko nun. Hindi ko na ma-adjust. Parang pag nilangyan ko yung kaunti. Okay na, na-print na eh. Oo, okay na, na-print na. Pero during that time din, nag-print ka rin ng... Before ba yun? Before yung Minkowski, di ba? Sabay, parang ano na siya... nasabit na rin. Pero alam ko before siya i-print yung graphic novel nung Gwapoman. Mm-hmm. Kasi marami ka na nung copies nun. Oh, marami na. Actually, kung alam ko rin na magaganon yung Gwapoman, sinabay ko na sana yung Minkowski na medyo kinapalan na rin. And... yung si Minkowski, tama yung size 6x90 Minkowski. Pero manipis lang siya. Siguro kung hindi ko yung ginawang color, ginawa ko nalang makapal talaga. Parang siguro baka better siya. So yan. Yeah. So yun. So yung first na project mo talaga was Gwapoman. And you released a couple of issues. Tapos you also released, ilan na rin yung iteration ng graphic novel noon, if I remember. Kasi katulad ng comics ko. Lagi ka rin nauubusan tapos nag-compile ka ulit. Oo. Kasi gagawa na ng bagong cover. Bagong naman, cover. Uh-oh. Para fresh naman kahit ka paano. So, ano yung masasabi mo na nagtulak sa'yo para gawin yung Gwapoman? Na-inspire ako sa Andong Agimat. Andong Agimat by Sir Arnold Are. Taga-UP din. Yung UP din. UP Dileon. Tapos ano kasi ako na inspire ako sa idea na parang may superhero nga sa pwede rin akong gumawa ng superhero na Philippine based. Di ba yung ang concept ni Sir Arnold doon is yung mga Filipino superheroes is yung mga Filipino action movie heroes. Movie heroes. Uh-oh. Tapos parang doon din naman kaya in a sense same flavor din siya with Gwapoman eh. Kasi parang hindi naman siya rip-off, pero na-inspire with the world. I get yung aesthetics, tapos street level. Hindi talaga ganun. May mga fantastic elements, pero hindi ganun talaga. Mas grounded in reality, kumbag. Parang kung Pilipinas lang. Pati yung dumi, yung mostly lahat ng kapinoyan na napulot ko rin. Tapos, which makes sense naman kasi madali for me to make a story about it. Kasi dito rin lang naman ako nakatira, nakikita ko lahat ng elements. So, naging siyang madali nang ilagay yung character dun sa world mismo. Yung art style na ginamit mo for,
I remember meron kang international artist na nag-cover para sa iyo. Mabait sila eh. Thankful naman ako. Kasi tinatanong ko lang sila, parang, sir, pwede ba kayong mag-cover? Hindi naman nila ako pinabayad. Sino nga yan? Ang una na si Rafael Albuquerque from DC. Hindi pa siya sikat noon. American Vampire? Before American Vampire. Tapos, sabi niya, thankful, gusto niya rin talagang gawin. Tapos, yung reason niya for contributing as a cover artist, kasi 19 yan niya daw yung pinanggalingan ko na independent din before. So, ganoon din daw kasi sila dati. So, parang, uy, naka-jackpot ako. marami yung inalok nun. It's busy rin naman sila lahat. Si Rafael Albuquerque lang yung Tapos, fan din naman ako. So, win-win for me yun. Kinip ko talaga yun. Sayang nga, digital lang yun. Pero okay. Sino pa? Meron pang iba? Parang sa 2, si Sir Gilbert. Sir Gilbert. Tapos, pinaint over ko ng watercolors. Tapos, yung 3rd yata, si Jomar. Jomar Bulda. Jomar Bulda. Tapos yung 4th, walang cover yung 4th kasi din na yung umuso yung blank covers. So nag-blank cover ako. Ako yung ano ko nun eh, yung kopya ko nun walang sketch. Doon may sketch dapat. Pwede ko parang sketch yun. I think yung... ang dami kasi nagpa... Hindi na ako nagpa-sketch kasi alam ko nga ang dami nagpa-sketch. Nagsisi ako noon, lahat ng bumili na yung pa-sketch. Sabi ko... Oo, syempre, walang cover. Okay, kakapagod pala to. Inisip ko, sabi ko rin sa iba papadrawing eh. Padrawing nyo doon, padrawing yan. Eh, wala sa... Hindi, sa'yo. Syempre, sa'yo eh. Libro mo yun. So, ano yan? Ano yung mga major art influences na makikita mo talaga doon sa Gwapoman? Yung Gwapoman kasi, ginawa ko siya per year. So nag-evolve talaga yung art mo noon. Oo, so malaki yung jumps ng art sa per chapter. And ginamit ko na rin siyang reason for the plot na kaya may reason na rin sa story kung bakit nag-iiba-iba yung art. Pero yung una, yung una kasi parang ako lang eh. Yung wala pa akong tinitingnan ng ibang artist noon. Tapos yung second chapter na pulot ko from Jim Lee. May ginawa siyang issue for Batman story na grayscale yung background tapos patong lang ng pencils tapos may highlights lang na puti. Tinry ko yon tapos hindi siya as effective as he did kasi professional nga siya noon. Tapos ako yung ginawa. Si Jim Lee. Jim Lee. Tapos hindi ko na maalala yung iba kong ginawa pa. Tapos yung third, nag-wash ako, watercolor washes na. From, yun na yung nag-American Vampire si Rafael Albuquerque. Tapos ginawa niya yun. Sabi ko, kaya ko rin daw kasi nag-ink wash din ako nung college nun. Tinry ko yun. Medyo naging masyadong dark sa scanning. Hindi ko na na-adjust kasi printing na yata next day. Control L na lang. Oo. Tapos yung fourth is from Sean Murphy. Yung... masyadong line work inks with screen tones na hindi rin naman ako marunong gumamit ng screen tones. Na-experience ko lang at least. So, and, yun actually, mare-recommend ko din kasi lagi ako nagre-recommend dito ng mga books na makikita mo yung progression ng artist kasi nagaan. Yung parang yung search nila for kung ano yung gusto nilang maging bosses. Mm-hmm. Actually, mara-recommend ko din yung book ni Aaron na Gwapoman. Kasi makikita niya din yung ano niya, yung evolution ng art niya. Mm-hmm. Ano siya, Diary of Progression. Oo, Diary of Progression niya. Maganda actually. Kasi yung iba ang ginagawa, nire-redraw nila eh. Pinagsipan ko yun na matagal kung i-redraw ko. Sabi ko, may diba? Sipa yung feel eh. Parang ang dating tuloy is naisip ng mga creator pag nakapulot ng gano'n na book. Tapos, niredraw na lahat. Ganyan. Wow, ito yung first work niya. Sobrang polished na, sobrang perfect na nung gawin. Parang hindi totoo eh. Hindi truthful for me yun pag ginawa ko yun. Uh-oh. Unless marami ka pa bang kopya nung Gwapoman? Baka may mga naghahanap. Sa Merv Store, tsaka sa Komiket. Ayun. Ay, Komiket ba? Secret HQ. Secret HQ, Komiket. As in,
Tsaka, oh, yun, merch bili, store. Bili kayo nun, Gwapoman 2000. Oh, yun na lang yung copies na yun. Ang pagkakaalam ko, sinimulan mo yung sequel nun. Mm-hmm. Nakadalawa na ba? Nakadalawang issue? Isa pa lang. Kasi nung natapos ko yung first issue, sabi ko, paano ko tutuloy ito? Parang personally na-enjoy, naganda na ako sa pakasulat. Kaya parang hindi ko alam paano susundan. Ganda na. Actually, maganda. Tapos meron, parang around the same time, ginagawa nyo ni Juan yung Manila accounts. Oo. Lumabas. Dito ba yung lumabas? Oo, dito. Ato. Hindi ko na malala kung anong taon yun. Medyo ambitious yung ito. Plan ko dyan eh. Ayan, oo. Ang galing ko yung blur ko para makita nila. pero dahil medyo natamad-tamad din ako. Ayan. Ayan. Manila accounts. Actually, maganda yung art style niya nito. During this time, parang nag-evolve kayong dalawa ni Juan sabay. Oh, nag-ano kami dyan, nag-collab kami dyan ng, paano ba yung matatawag? Pero ang nangyari kasi, ako yung nagsulat, tapos ako yung nag-ink. Mm. Si Juan yung nag-pencils. Si Juan din yung nag-layout. Oo, tsaka nag-letters. So parang ganun yung collab, hindi siya parang strict na ako yung sulat, ako yung drawing. So nag-merge. Oo, nag-merge. I think total, tutunay na collaboration na. Oo. Sinulat mo, tapos I guess nagbigay din siya ng input or hindi na? Oo, nagbigay siya ng input din. So, talagang yung work na lumabas sa inyong dalawa. Mm-hmm. Yung kahit yung sulat, kahit yung art, collaboration talaga. Collaboration, oo. Medyo nahihirapan lang akong sundan yan kasi medyo too political talaga siya. Kasi nga, yun nga, may ano siya eh, panahon nung martial law era. Tapos may mga inisip akong plot points na hindi ko alam kung okay siya na ilagay. Mm. So, meron medyo, din part dito na si RH yung nag-draw. Oo, si RH. Parang ano siya, yung ender nung kwento. Parang may story within another story pa. So yun yung idea niya. Tapos parang sa ending, dapat mag-merge yung stories na yun. Kaso, yung isa, after na issue 1, nahirapan ako kasi parang hindi ko alam kung okay ba thematically. Kasi hindi ko alam kung as a writer, okay bang ilagay yung mga actual historical elements into fiction or gagawing, or vice versa. Hindi pa nalagyan mo na naman ang disclaimer yun, this is a work of fiction. Oo, kaso yung gusto ko maglagay ng mga tunay na tao eh. Like, nabuhay pa ngayon? Well, hindi na. Kasi yung may plot ako sana dyan, kasi yung medyo spoilery na rin kasi hindi ko alam kung matutuloy ko pa rin naman. Yung superheroes dyan are supposedly yung scouts. Yung scouts dun sa street ng, yung mga scouts sa scout triangle. Sila yung mga dapat na yun. Eh, pero kasi nag-crash yung plane nila. Tapos hindi ko lang kung madi-dishonor yung planes nila or what. Medyo baka magalit yung mga yung family members nila o family. Medyo questionable din. So, pinapag-isipan ko ulit yun. Or ano, pwede ka talang gawa na similar tragedy. Oo. Pwede. Siguro. So, that's yung Gwapoman tapos itong Manila accounts, which is actually, ang ano siya, as in, totally different from yung ginagawa ng iba with yung Filipino superheroes. Mm-hmm. Ngayon ko lang nalaman na influenced by Andong Agimat, mm-hmm, which explains a lot kasi yung mm-hmm urban setting, which is maganda actually. So after nun, ano yung sunod na project na ginawa mo? Yung Minkowski. So ano naman yung anong impetus, bakit mo ginawa yung Minkowski? Which is rare kasi sci-fi siya, di ba? Yung science nung Minkowski is medical science dapat. It's a rare genre na ini-explore sa atin. Mm-mm. As in, bibihira talaga. Oo. Paano siya eh? Parang fun gumawa lang sci-fi in Philippine setting kasi ang nangyayari, naging mumuhang steampunk in a way. Or if hindi naman, parang nagiging futuristic na. Kasi future of Philippines, parang hopeful na maganda, may flying cars kind of thing. So yung Minkowski, iba yung approach ko kasi parang yung psychology yung
ginawa kong ano, approach. Parang instead of internal growth nung technology, yung sa Minkowski is yung internal science fiction ng tao. Ewan ko kung yung tamang term doon. Parang... Ano yung nag-influence sa'yo para gawin yun? Nag-break kami nung ex ko. Tapos, gulong-gulo yung utak ko. Lalo. Parang, wala akong tulog ng tatlong araw nun eh. So, which makes sense din. Kaya walang sense yung kwento. Hindi, huwag mo sabihin ganun. Kasi yung sinasabi nga namin, pag sinabi na walang sense yung kwento, sabihin mo, yun talaga yung tema na... Yun yung talagang goal mo nung kwento mo. As in, parang, ano yun, as in, sabihin mo ano siya, parang, yun nga, kasi nga, reflection siya nung tortured psyche mo during that time. Gusto mo talagang ipaalam sa mga tao yung ganun. So, para maguluhan, yung kaguluhan ng isip mo, nire-reflect ng gawa mo, ganun ka-deep yung gawa. Pero, parang magulo talaga siya na ako lang yung nakaintindi. Yung tamang terminology. Magulo na ako na nakaintindi. Kasi yung idea nun is yung protagonist, nagde-develop siya nung ano, dissociative identity disorder, yung multiple personalities. And most of the time kasi sa fiction, di ba, pag may multiple personalities yung character, established na may... multiple personality siya. Yung sa akin, yung development. Hindi mo talaga parang, sinabi. Hindi ko talaga sinabi. Kasi so, walang, hindi ka nag-iwan ng clue. Hindi ka nag-iwan. May clue, pero sobrang subtle na dapat susundan ko pa yung story. Eh, ayun. Ah, ayun. It was one floppy lang, isang single issue. Mm-hmm. Ngayon, sunod na tanong, were you planning na to continue it? Plan ko siya i-reboot as Tagalog. Kasi I think mas maiintindihan nung reader kung tatagalog ko na lang. Kasi parang ba't pa ako nag-i-reboot? Kaso, ayun nga, yung same with other creators na may ginawang ganyan during a more difficult time ng buhay nila. I'm sure nasa mas magandang lugar ka na ngayon. Mm-hmm. Kaya mo mabawasan? Kaya pa kasi parang nakaisip ako ng magandang way talaga para ma-continue yung story and mabuo siya ng mas maayos. So, hindi na siya magulo. Hindi na siya magulo. Makakatulong na tatagalogin ko siya. Ginawa ko lang naman siyang English kasi parang just in case ilabas ko siya internationally, may hopeful pa ako nun eh. May optimistic pa yung life. Oh, yun din. It's one of the more rare, aside from the genre na ginamit ni Sir Aaron para dun sa Minkowski. Isa pang rare part nung kanyang indie was it was in color. In full color. Naisip ko kasi, nung kinumpute ko kasi, parang okay naman yung return of investment. Which is okay naman. Bumalik naman agad yung money. Nung, kaya todo marketing din ako. Kasi pag di ko nabenta, di sayang yung pera. So, nabalik ko naman despite the bad reviews. Well, understandable. Bad reviews? You got bad reviews? Oh, kasi yun nga. Medyo magulo siya eh, yung story. Kasi hindi mo nga sinabi na... Pero nung sinabi naman na maganda yung drawing, okay na rin ako dyan. Kasi yun naman talaga yung profession ko na artist. Din. Parang writer. So after Minkowski, medyo matagal. Matagal ka before naglabas ulit. Mm-hmm. Pero this was during yung time na yung mga megacons, no? Oo, na busy. Yung mga APCC, yung Toycon became like international event. International event. So, ang huli kong natatandaan na nilabas mo was, yun nga, yung horror, yung aswang, pangil. Yun yung favorite ko, kasi buong boy story. So, yun yung masasabi mo na, yun na yung pag binili ng mga tao, as in, ayun na yung confident na boses mo as a creator. Oo, yun na yung parang, kung may hanapin kayo from me na, yung will represent me as a writer and artist. Parang yun yung culmination ng journey mo as as a comic book creator, as an artist. Nagawa mo na yung nakikita, yung vision mo na na-translate mo na into paper dun sa pangin. Alam ko may i-improve pa ako in the future, pero... Oo, kasi yun naman. Talaga namang as an artist, lagi naman tayong dapat nag-improve. So, pero yun yung
masabi mo peak, as in peak na. Oo, kasi nasabi ko rin yan kasi ang original plan nun is 80 pages. Mm, aba. And na-condense ko naman into 40 pages dahil malapit na yung event. So, kailan mo nga nilabas yun? Kailan mo nilabas? 2015 yata yun eh. APCC ba yun? Hindi, Comic-Con yun, Comic-Con. Eh, walang comic, eh, walang summer Comic-Con. Ay, wala, so yung Comic-Con November. Comic, oo, oh, November Comic-Con. Oh, November Comic-Con. Katabi namin ng whiteboard, naalala ko yun eh. Tapos after nun, ang madalas mong gawin was yung mga Inktober mo. Oo, nagpa-practice talaga mag-drawing for consistency. Kasi yun yung nagiging problema ko pag sa comics ko, hindi consistent. So, yun yung ginagamit kong ways din para maging consistent. Hasa talaga ng ano, no? Mm-hmm. So, yung pangil, is it still available? As in, makikita pa ba nila? Aside from the online, you're gonna put store. It online, di ba? Mm-hmm. Put ka online. Sa Merv Store. Yun na lang yung last copies na sa Merv Store ni Mervin. Oh, so, ayun, last copies na pala guys. As in, avail na kayo ng book ni Sir Aaron. Tatlo yun, yung Gwapoman, Minkowski. Minkowski still available, no? Meron. Minkowski Space Opera. Tama. Minkowski Space Opera. Tapos, yung Bangil. So, itong mga tapos yun pa. Marami kasi nalian na anthology. Oo. Marami ba o isa lang? Hindi ko alam eh. Yung FL3.1, yung ginawa namin na Kai. Pero yun nga, we discussed it. This is yung Manila accounts na nilagay niya dito. Mm-hmm. Tapos yung recently yung sa Comiket, yung community. Ayan, community, yes. So, if you get, yan. Lagay ko na rin yung card ng video mo ako ng video. Okay. Kakakuha ko lang sa akin kanina eh. Nanay ko pala nagbabasa. Ito rin, ano ito eh. Kukuha ko lang ata kahapon. Nakita mo ba yung bio dyan ni Juan? Ano ba nakalagay? Check ko yung bio ni Juan. I'm not here to make friends. Ang ganda eh. Sabi ko, si Juan talaga to. Di bio talaga to ni Juan. So this is Gwapoman 2000. Oo, si Gwapoman. Yung next, ano yun, dyan. So, ano to, ending? Hindi, ano lang. Parang, kasi as the character, helpful kasing tao yun, Gwapoman. So parang in the pandemic, parang paano ko siya ilalagay sa pandemic na hindi siya mamatay? Kasi wala siyang damit eh. So, para sa mga hindi familiar kay Gwapoman, si Gwapoman ay isang shirtless na superhero. Oo, hindi siya hygienic talaga. So, sabi ko, paano ko ito ilalagay dito ng mga katulong na hindi siya mamamatay? Noona, ang idea ko sa sa entry ko dyan sa community is yung magdadrive. Yung may theme ba ito? May theme siya? Pandemic. Pandemic. Pero dahil, sabi ko, shit, mag-drawing mo ng maraming kotse. Sabi ko, mag-drawing na lang ng baha. Yun na lang. Masadali mag-drawing ng tubig kasi sa kotse. Oo, masadali mag-drawing ng binabagyo, ganyan. Kasi maraming, pwede naman ako mag-trace, pero alam mo yun, maglalagay pa rin ako ng mga kotse. Madami pa rin yun. Mag-drawing na lang ang baha. Ganon din naman, may sense pa rin naman. So yun, available din kayo na to. Available to the Secret Shop, ay Secret HQ. Tsaka sa Comiket. Page, Comic App. Secret HQ website, plus sa Shopee din, available to. Isa pa is yung, sino ba nag-print? Summit yung nag-print ng Doorkeeper. Ah, yung Doorkeeper, oo. Ayan. Hindi siya anthology eh, isang buong story siya. Tapos, pero ano siya, yung per chapter was divided into different artists. Oo. Ganda yun. Na-enjoy ko yung na-enjoy ko yun. Medyo na time, naipit lang sa time constraints. Kasi yung chapter na sa akin, last chapter, so hindi pa nila buo yung story ng timeline, which is understandable naman kasi ganun talaga. So binubuo pa nila yung art nung iba. So parang, di ba? Hindi mo alam kung nag-a-adjust pa sila.
So hindi mo rin nakita kung paano. Kung ikaw yung mag-close, dapat tapos na yun ang binigay sa'yo. Ganun yun nangyari. And that time, parang gipit na rin sa oras. So medyo na-rush din ako. They which were is, rushing it for? The release yata din eh. Sa Comic-Con din yata. Sa Comic-Con siya na-release, if I remember correctly. Sold out nga eh, if I remember correctly. Sold talaga? Out siya. Makes sense. Maganda kasi talaga eh. Maganda yung promotion nun. Maganda lahat. Naipit lang ako sa time. Understand. And ano siya, as in, maganda yung production. If you, mukha siyang foreign na book. Saan kayong copy ako nun? Hindi ko lang wala yung copy pa. Ako rin dito. Somewhere. Naalala ko parang less than 2 weeks lang yung meron ako nun eh. And I think, kaya rin siguro ako nilagay sa ending kasi sabi ko mabilis ako mag-drawing. Sabi ko kasi mabilis ako mag-drawing. Ah, kasalanan so, mo pala. Kaya kasalanan ko rin. Nilagay sa ending. Oh, in-own up ko na lang yun. Okay lang naman. Mabilis ka naman talaga mag-drawing. Kasi, ayun nga pala, meron ka rin, ano, may din-drawing na chapter si Aaron sa isa sa mga comics ko. Ay, na-enjoy ko yun. Nag-drawing maraming unggoy. Okay, maraming unggoy. Tsaka si Zona, tsaka si Captain Commander Statua. Enjoy ko yun, men. Huwag ko na magsinungaling din ako. Hindi, na-enjoy ko talaga mag-drawing. Kasi yung, ano nun, noong time na yun, nung in-invite mo ako nun, ang binabasa ko nun, The Flash, ni Manapu. Kaya nga nilagyan ko ng unggoy. Kasi, feeling ko kasi noong time na yun, ano yun eh, yung mga pinapost mo, may Manapul, ano. Vibes naman. Tinatry ko kasi lahat nung tinatry nila kung magkiklik sa akin yung style. So, kaya sa Jayon. Nung sinulat yun, nilagyan ko talaga ng Gorilla Grass. Kaya na-enjoy ko, promise, na-enjoy ko talaga yun. Tapos ink wash pa yun. Enjoy ko talaga mag-trad. Ang problem ko sa trad, gastos. Lalo na ngayon, mas mahal. Oo. Ayun nga, naano ko nun eh. Nung binigay mo sa akin yun, winash mo lahat eh. Enjoy. Kaya di ko na siya ginagawa sa ano indies ngayon. Kasi, Kasi hindi ka talaga nag-digital, no? Hindi pa? Until now. Recently, natry ako mag-adjust. Nahirapan talaga ako eh. Matagal na ako nag-try mag-adjust, pero nahirapan talaga ako. Pero ngayon medyo okay na. Yung Gwapoman dyan sa community, digital na siya. So ano ka na? Naka-pen display ka na? Pen display, oo. Matagal na rin, hindi ko lang talaga yung nagagamit ng maayos. See, I mean, yung washes mo is, I mean, it's a matter of time, madi-discover mo din kung paano gawin yung washes mo dun sa digital. Oo. Meron silang tool eh, sa Clip Studio kasi di ko ba gets din kung paano gawin eh. Kasi pag nahanap mo yung brushes mo dun, game over na. Hindi naman. Baka tama rin ako lalo. Parang kaya naman pala. Next time na. Tumad din. Pero so, ano yung sabi mo? Mas tumatagal talaga ako gumawa ng comics dahil sa pagbuo ng storya. Ayoko kasi nung may butas. Ay, isa pa pala. Nakalimutan ko. Meron kayong parang inspired by Sir Jerry and Arnold's Darnalist. Ay, oh, yung Barbell Reps. Barbell Reps na gawa niyo yung tatlo ni na RH at ni RH Juan. Oo. Si Juan nagkulay, si RH yung nagsimula. Ay, nagsulat. Nagsulat. Saan siya makikita? Baka gusto siya makita ng mga tao. Sa blog lang yun eh, blogger. Parang pag sinerch nyo ng Barbell Reps. Barbell Reps. I-search nyo. Siya? Parang fan fiction? Fan fiction siya. Ni Captain Barbell. Inspired using with... the same premise? Using the same premise ng Darna Lips ni Sir Jerry at ni Sir Arnold. Sir Arnold. Parang how many years after? How many years after nang we were hoping nga na ano eh may gumawa ng Lastic Man naman eh. So, parang tagal na wala pa ring gumagawa. Tayo na lang kaya gumawa. Kaya na lang gumawa. Naghihintay pa kayo eh. May sira yung ano eh, yung idea na may iba-ibang gumagawa. So parang hintay na lang namin kung meron. Kaya baka ma-demandan na eh. So, hindi naman kami kumikita diyan. Parang last in ano lang. Libre lang for everyone. Actually, maganda yung mga ganyang exercises, actually. I-do yung modern take
for mga classic characters natin. Okay. Yung ano, yung Manila Accounts, idea ni Juan actually na gumawa ng Golden Age na heroes. Kasi sabi niya, bakit parang lagi na lang si Darna at si na Captain Barbell. Nagawa tayo ng sarili nating Golden Age heroes. So, ayun. Parang ano, ala Jupiter. Parang Jupiter's Legacy. Actually, maganda. As in, maganda talaga yung gawa niyo dito eh. Nangihinay. Actually, nangihinayang ako bakit niyo tinutuloy. Ang dahil dun nga, parang nahihirapan kami creatively. Sa pa si RH, matagal na rin walang ginagawa si RH. Pero so, yun, meron, siyang, meron na siyang bagong graphic novel. Hopefully, makausap din natin siya soon. Kasi so, maganda din yung journey niya. I mean, nakapin ni John. Hindi siya katulad niya na galing sa group eh. Mag-isa lang talaga si RH. Oo, mag-isa lang talaga. Parang nung time kasi na yun, yung nakilala namin siya, video editor siya. Video editor. Oo, nung time na yun. Kaya ano, di ba? Ang gaganda rin ng mga videos ng FL3. Ewan ko, minsan ginagawa niya lang din kami ano eh, specimen eh, ni RH. Nagagawa kami ng kung ano-anong video. Isa rin yan na magandang creative voice na maganda marinig ng mga nagpa-plano, nagpa-plano na mag-comics. Mm-hmm. Ayun. Ayun, sir. Natapos na ata natin lahat ng yung bibliography. Oo nga eh. Tama ba? Yeah, so far. So far. So ano yung plano mo? Mga plano mong ilabas? May dalawa akong story ang naka-stuck. Tapos yung isa ginagawa ko, sinusulat ko na siya. Mm-hmm. Comedy naman. Tapos, yun nga, pag hindi siya funny, horror na lang siya. Kasi yung comedy niya, ano eh, medyo mga demons, ano, parang inspired by Tenacious D rin, in a way. So, Tenacious D in the Peak of Destiny, yung naka-deal with the demonyo. So, ganung ano. Tapos, fictional autobiography siya na comedy. Autobiography, so, ikaw bida? Oo. Tapos, tungkol siya sa wala akong comics na ginagawa. So, kayong dalawa ni Juan yun. Hindi, ako lang. Ako lang. Hindi ako nabaway ng iba. Peak of Destiny, si ano yun, diba? Si Jack Black, tsaka yung kaibigan niya. Si Kyle. Oo. Pero this time, ako lang mag-isa. Tapos, hindi ako lang damay kasi baka magkatotoo, madam pa yung kaluluwa ni Juan. Ako na lang. Pero comedy siya, na if hindi talaga nag-work, horror na lang. Tapos, you're working on it now. We have pages na done. May thumbnails na. Oh, mabilis mo lang kaya, mabilis ka nga, di ba? Ang hope ko talaga din, marilis siya in print. Kasi may naisip akong gimmick na yung mga, may sealed yung comics na may demon sa loob. Na parang pag in-open mo, may sticker siya na parang sealed. Alam ko pop-up eh. Pag open mo, ganyan pop-up. Pero pag in-open mo siya, yung idea, ano, marirelease yung part ng demon na nakakulong, gano'n. So, parang sabi ko, ay, may hirap pandemic. Tama, print na yan. Oo. So, after this pandemic o during this pandemic? Hopefully, ma-print ko na siya after pandemic. Kasi gusto ko talaga matapos yung pandemic para makapag-comic ko na rin. Oo, grabe naman. Oo. Para hindi na natin kailangan na itong mga gantong klaseng usapan. parang wala akong pake magbenta na gusto ko lang makita yung mga tao na okay naman sila. Uy, man. Diba? Kasi, miss na miss ko na yung mga tao sa comic con. Comic-con, basta tao sa event. Oo, basta tao sa event. Hindi ko malala isang story. Nakasulat naman yung plot. Pero hindi ko na maalala kung ano. Kailangan isulat eh, kasi nakakalimutan. Oo, kailangan talagang isulat. Ulitin ko kasi lagi kong inuulit sa mga videos kasi lagi nababanggit yan. Meron akong magandang idea eh, tapos nakalimutan ko. Mm-hmm. Tandaan niyo lagi, yung shortest pencil is better than the longest memory. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag may naisip kayo, kahit hindi pa ganun ka-stellar yung naisip niyo, sulat niyo. Kahit di nyo maalala ko anong ibig sabihin yun pag binasa nyo yung sulat. Nagsinat ka lang. Magma-make sense yun eventually. Parang, ah, nga, ito pala yun. Lalo na sa mga, ano, yung mga, ayan, nagbabalak na mag-comics. Sulat nyo lahat ng ideas nyo. Kasi hindi naman, pag minsan hindi naman isang buhos lang na, ano yun, di ba, na lalabas.
nagpe-percolate yan, nagsiyon mm-hmm. yan. Tapos pag binalikan mo yung notes mo, lalo mas mag-make sense yung kwento mo. Hindi rin kasi nag-work for me yung pag naisip ko na kailangan ko nang gawin agad yung comics. Kasi in a way, nag-iibay. Parang, ay, shit, kailangan ko lang baguhin. Tapos magbubura na naman ako ng drawing. Kailangan talagang maganda isulat mo muna. Kasi yun pa lang, nakakapag-revise ka na. Nakakapag-ano ka na. Oo. Maraming salamat, sir, sa pagpapa-unlock sa atin. Final words, kung may papayo mo sa mga gustong magbalak gumawa ng comics. Ano? Wag matakot sa sasabihin ng iba. Cut mo na lang doon. Wag cut. Wag ano, pag-isipan, itulog mo muna kung gusto mo ba talaga. Hindi, pero wag kayo matakot sa mga, alam mo, may bad reviews. Okay lang naman yun. Normal yun eh. Makakatulong yung bad reviews din. Kasi kung happy ka naman na nare-release mo yung comics mo, enough na yun. So, kung yung bad reviews will help you grow as an artist and as an author, then so be it. Gawa ka ng bago. Ngayon mulit, gawa na lang ng bago. Gawa na lang. Yun din. Maganda yun. Huwag mo na ulitin. Diretso ka na sa bago. Diretso ka sa bago. Next na. Kung may iba kang idea, kung tingin mo mas okay yung idea na yun, okay. Kung mag-fit yung style ng storytelling, might as well. Yun po. Maraming salamat ulit, Sir Aero. Sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat sa panonood. Like niyo tong video na to. Share niyo sa lahat. Share niyo sa lahat. Bili kayo ng comics na may available online kasi... Ayun, bili nga pala kayo ulit. Ay, nakalimutan ko. Bago yung ending spiel, socials mo, sir. sa Twitter, tsaka Instagram, and Facebook. Aaron Felizmenio. Madaling tandaan. Aaron. At Aaron Felizmenio. Mahirap ispell. May nakita nga ako isang araw, Aaron Felizmenio eh. Parang, sino to? Tapos tunay yung tao. Hindi. Thankfully, hindi. So, ayun. Ayun nga. Kung gusto niya, subscribe kayo sa channel. At kung magsasubscribe kayo, please click on that notification bell para alam niyo kung kailan ulit ako mag-upload. Pero kung hindi naman kayo mag-subscribe, tapos pina-follow nyo tong series ng kwentuhan, every 4 p.m. every day, merong bagong kwentuhan na lumalabas. Na may schedule pala to. Every 4 p.m. Every 4. Maraming salamat sa lahat na nanood. See you sa sunod na video.